Good afternoon. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome once again in my vlog of Rufa's Kitchen. So sa tanghaling ito, magluluto tayo ng isang merienda. Merienda, ito ay isang butter cookies. So itry natin ngayon na magluto ng ganitong cookies para magkaroon tayo ng merienda sa hapong ito. So tara na, ipapakilala ko na ang mga ingredients na ating gagamitin. So syempre, nandito yung ating butter na 1 cup. So nandito rin yung ating nandito yung ating flour, 1 1/4 cup of flour, all purpose flour, 1/4 cup na cornstarch, no? So ang ating asukal na 1 cup, at ang ating itlog na isang medium size, at ang ating vanilla extract. So ngayon, paghalu-haluin ko na lahat ang mga ingredients na ito. So ito yung ating panandok. So una, ilalagay ko yung aking asukal. Kasi kailangan natin ma-mix yung ating. So usually talaga, dapat ito nga din ang ihahalo ko is instead of asukal, kasi ayoko nga na magkaroon ng ano, kasi gusto ko sana honey, pero kailangan natin talaga ipakita na asukal ang ating gagawin. So wait lang, sumasayaw yung aking, kailangan natin lagyan ng para hindi siya sumasayaw. So kailangan ihalo natin yung kanyang asukal. Halo lang ng halo, hindi ko alam kung ano ito. Yan. So, siyempre, lagyan natin na. Yan, halo mo lang. Tapos, idadagdag na natin yung itlog, no? Yan. So, ito, i-bake natin ito. Kailangan, habang gumagawa kayo nito, kailangan yung oven ay naka preheated na kaagad, no? Kasi para mamaya pag ano na natin ito, pagkatapos ay ating i-bake. So ilalagay ko na yung ating vanilla extract. Vanilla extract natin, ilalagay natin, no? So hindi ko alam kung nakikita ninyo, no? Ilalagay ko muna dito. Yan. So madali lang po talaga magawa ng ganito, no? Okay. So halo natin para talaga ma-mix ng gusto yung asukal. Dapat kasi powdered sugar, pero since wala tayong powdered sugar, ang ginagawa ko isang ano na lang. So kumuha lang ako ng ano. So ayan, mix lang natin dyan. So una yung ating ayan, tapos yung ating flour, no? Oops. So tignan natin kung dahan-dahan lang, baka magsisiliparan naman. Ayun, o nagsisiliparan na nga siya. So dahan-dahan lamang yung ating paghalo. Ayun, tulad ng sinasabi ko na dahan-dahan, kasi nagliliparan talaga. So hahalo ko na lahat. Yan, yung ating 1 1/4 cup na flour. So imi-mix na natin lahat dyan. Sa ganun, magsama-sama na siya. Oh, napakamisi. Lumilipad yung ating harina. So yun yung mahirap pag pumasok dito. So pwede naman na ang ating gamitin na lang ay spatula,
kasi mangyari kasi na, na ano na natin kanina yung ating anong tawag nito, kasi lahat kasi napupunta dito sa ano na to eh, kailangan siguro spatula na lang, no? Kasi pwede na dahil natutunaw na at na, na bati na kanina natin yung sugar natin. So gusto ko gagamitin na lang spatula para hindi siya para hindi na siya masayang, kasi ayan. So sayang kasi, no? Pag lahat na lang nakaano, hindi natin mamimix na gusto. So, kailangan spatula na lang ang gagamitin natin. So, gaya ng ganito, mix mo lang, ganyan. No? Napaka, ano naman, mamimix naman natin kahit papano, no? So, basta, ayan, nakikita ninyo, smooth na yung ating mixtures, no? So, kailangan ganituhin lang natin, kasi kung doon natin sa wire west, napaka ano, no? Kasi pumapasok sila sa loob. So, ayun, nakikita ninyo, smooth na ang ating mixture. So, alam ko, halong-halo na to. So, ang gagawin natin ngayon, kasi halong-halo na to, so, ayun, smooth na siya. So, maglalagay na ako doon. Ilalagay ko na, ililipat ko na sa piping bag. So, mayroon akong piping bag dito na may, ito, bubutasan ko lang yung nozzle ng ano, no? Yan. So, ipapasok lang natin. Kasi, yan. So, dito natin ilalagay yung ating yan. So, lalagay ko na ha, kasi mag-aano na tayo. So, siguro oo. Maliit lang yung spatula din na ginagamit ko, no? Kailangan siguro kukuha ako ng malaking spatula. Yung ganito kalaki para pagka ano ko eh, kailangan naging messy na tuloy. Hindi dapat ito maging messy, kasi pag messy na, no? So first time kong gumawa nito, no? Mga best, first time kong gumawa nitong butter cookies, kaya pagpasinsahan ninyo kung medyo namimisihan kayo ngayon, dahil tinatry ko, pero I try my best na maganda ang kinalalabasan nito, no? So ayan na. Na nalalagay ko na sila sa loob lahat. Kanya ganito na ang ating, ay kamuntik na lumabas siya, oh. So mali, kasi hindi ko masyadong so lalagay lang natin dyan sa piping bag na yan. Mamaya, isusuot natin yung pagka-misi-misi talaga. So, since hindi pa tayo masyadong expert, kaya nangangapa tayo ngayon kung paano. So, ayan na siya, no? Ayan. So, siguro hindi na ako gagamit ng nozzle, no? So, ilalagay ko na dito ito, kasi para magawa na natin. Pakahina ng aming tubig.
So mayroon na po dito na piniprepare na lagayan na natin. So dito ako maglalagay ng ating butter mixture. So eto, lalagay ko lang dito yung ano, hindi naman gaano malaki. Hindi ako gumagamit ng anumang ano kasi hindi ko malaki masyado yung nozzle ng aking so gusto ko ganito lang ka tatansyahin ko lang talaga, no? Kasi akala ko maliit lang siya, yung pala malaki. So hindi po pwede dito sa aking. So gagawin na lang natin. So walang design ngayon yung ating butter cookies. Itong design lang na ganito. Kasi wala akong nozzle na pwedeng ay lumalaki siya, no? Di bali. So dagdagan ko yung iba kasi medyo may kaliitan. Tapos yung iba naman ay maliit talaga. So idadagdag ko na lang, no, para tignan natin kung ano yung result nito mamaya. Kasi wala siyang korte, no? So, kukortihan ko na lang yan sa pamamagitan ng aking ayan, siguro naman mamaya ito mag-flatten na siya, no? Kasi yung nozzle pala na aking nabili is hindi ano, masyado siyang malaki. So eto na lang, pwede naman gawa na lang natin ng paraan. Para-paraan na lang talaga kasi kung hindi tayo maparaan, walang mangyayari. Kaya ginawa na lang natin ng paraan. Total naman, this is my first time. So maipapakita ko kung ano yung maging resulta ng aking. So pwede namang ganun, no? Pwede namang ganun lang ang ating butter cookies. Pwede mo naman siyang i-flatten kung nasa inyo lang naman yan. Kung maparaan talaga kayo, ipa-flat lang ninyo. Pero hindi nga lang pantay-pantay talaga. Kasi dapat yan kung ano yung korte ng nozzle, yun talaga siya yun. Kaso kasi, hindi ko naman siya, malaki pala siya. So, ganito na lang ang ginawa ko. Hindi tuloy pantay-pantay ang kanyang laki. Pero anyways, basta i-bake natin to, maluluto to siya. Okay? So, hugas muna tayo kasi masyadong nisip ang aking kamay. So, heto na ang ating butter cookies at ilalagay ko na ito at dito tayo. Idadalhin ko kayo dito sa aking oven dahil ako'y magbibake na. So, ilalagay ko siya sa 180
ang init niya ay is 180 at i-bake natin siya ng 15 to 20 minutes. Yun yung ating baking time ng ating yun ang ating baking time ng ating cookies na yan. So, aantay natin siya ng mga around 15 to 20 minutes. So, okay, alas 3:30. So, ibig sabihin alas 3:30, kung 15 to 30 minutes, eksaktong alas 4, maluluto na siya. Okay? So, teka lang, i-aano ko lang yung pampunas kasi ang kalat-kalat dito. So, ganun talaga kapag tayo'y gumagawa ng panluluto, handa tayo sa mga hugasan. Kasi talagang marami kang hugasan na ginagamit mo. So, ayan. Ibibake natin ng 15 to 30 minutes kasi yun yung ating baking time. So yung baking time natin huwag lalagpas kasi kapag lumagpas yan, ang mangyayari ay mapait yung inyong mapait ang inyong cookies. Kailangan, kung ang prescribed na oras is 15 or 20 minutes, yun lang yun. Huwag na nating susobra kasi unang-una magiging mapait at maging matigas. So, magkwentuhan ko kayo habang nag-aantay tayo dyan. Talagang namamaos ako, no? Siguro yung ating trabaho, talagang nakakamaos. Pag nagsasalita tayo ng nagsasalita ng gusto, sa maghapon, sigurado wala ka ng boses, no? So, eto na, mag-aantay tayo. Doon pala, sa magpapasalamat ako, doon sa mga nag-like, nag-comments, nag-share, at nag-subscribe din. Maraming pong salamat. Hindi ko na kayo iisa-isahin pa dahil alam ko na alam na ninyo yan. So, sa susunod kong pag-bake, sa susunod kong pagluluto, hindi pala pag-bake kasi hindi naman actually bake ang aking ginagawa. So, tinatry ko lang na mag-share sa inyo na mag-bake ng isang cookies para mapapamirienda ninyo ang inyong mga junagis kung may time kayo sa bahay, no? Masarap mag-bake ng sariling cookies. Kaysa sa pagbumili ka, yes, masarap din naman pagka yung mga nabibili sa mga tinda-tindahan. Sorry, nahulog siya. Masarap din naman, kaya lang, siyempre, medyo mataas ang presyo, pero not like pag gumawa ka ng marami para magsasawa talaga kayo. Hindi yung bibili ka. Siyempre, bibilangin mo yun, ay, eto, tagdadalawa-dalawa. So, kung mayroon kang anak na apat, so, walo na, ikayong magkupol, tagdala-dalawa rin. So, ilan na? 2, 4, 6, 8, 12 na. Ito, kahit na dagdagan, dudouble ninyo yung recipe na yan. So, kung makadalawang tree kayo, sa isang tree ko may 10, so, 10 piraso, magsasawa na rin kayo. Diba? So, ganyan lang kaganda kapag ikaw ay magluluto, no? So, maganda talaga kapag nagluto kaysa sa bibili ka. Kaya kayong mga bisye, mga misis dyan, mga ka-friend ko, magluto na kayo. I-try din ninyo kasi para ma-enjoy naman ng inyong mga junakis, ma-enjoy din ng mga loved ones ninyo, mga palalabs ninyo. Kaya mas mainam magluto kung may time. Luto-luto kayo dyan. Kasi masarap magluto, masarap mag-imbento. Pero ako naman kasi talaga hindi nag-iimbento. Kasi yung pag-bake talaga is hilig-hilig ko na yan. Noon pa man, kaso kasi wala pa akong oven noon. So ngayon, tinatry ko na talaga magluto na kasi mayroon na akong oven. So talagang
sinisikap ko na magkaroon ng oven para makapagluto ako ng gusto kong lutuin. Kasi yun yung hilig ko mag-bake, no? So, magluluto din ang mga ulam. Kaya, nagsasaliksik din ako. Pero, yung mga ulam kong niluluto, hindi naman talaga sobrang mahal, no? Kasi, minsan lang ako nagluluto ng mga karne. Usually, ang mga niluluto ko yung gulay-gulay. Na nakakamura kayo, na abot kaya. Excuse me, abot kaya ng ating bulsa. So, malapit na siya. Malapit na. So, hindi natin siya talaga patatagalin, mga besh. Kasi, kung patatagalin natin, magiging mapait, masusunog siya, at sobrang tigas. Yung sakto lang na kaya mong kagatino yan, hindi naman matatanggal yung ating mga ipin dyan. No? So, ganun yun. Kaya, kailangan, Diyos ko, yung aking ano, maluwag ng pagkakatali ko. So, mas maganda kung maggawa kayo kaysa bibili kayo. Promise talaga, mas ma-appreciate yan ng gusto ng inyong mga kilos kasi lutong-luto ni Mami. No? So, yan. Naku, lumalaki pala. Diba, pinipit kong ganun. Pero lumalaki din pala siya. So, nililisen ko yung ano, dapat yung asukal talaga dyan is 1 cup. Pero, ako kasi, wala na ibang kakain ko, hindi lang ako mag-isa. Since ako'y diabetic, dapat na ilalagay ko honey. Kaso naman yung honey ko pala, kalahati na lang. So, medyo kukulangin at panimpla ko pa ng kape yun. So, ang ginagawa ko, instead na 1 cup na sugar, ginawa kong 1/2 cup. Pero kung gusto niyo yung matamis pa, dahil sa lalo na pag may mga maliliit yan, mahilig talaga sa matatamis, so dagdagan na lang ninyo, no? Isusulat ko na lang yan sa aking description down below. Sa dulo ng aking video, isusulat ko. Depende na sa inyo. Sa akin kasi, so gagawin ko na lang talagang 1 cup. So, granulated sugar yung aking ginagamit. Supposed to be that is, ang gagamitin dapat kasi powdered sugar talaga para maging crunchy. Pero since wala naman akong powdered sugar, so tinry ko yung granulated sugar. Yung ating ano, yung ating ganitong sugar, yung panimpla ba ng kape, yung ordinary sugar. Pwede naman lahat yung sugar. Kung honey naman, pwede rin yun. Mas healthy yun. Kaya lang gagamit kayo ng, kung gagamit kayo ng honey, ang honey ay medyo mahal. So, mas maganda na lang asukal kung makakatipid. So, titignan natin, sisilip-silipin ko kung gaano na, kung baka nasunog na siya. So, hindi naman masyado itong matagal, mga besh, no? Madaling-madali lang lutuin. So, this is my first time na nagluto ng butter cookie. Bakit ko naisip? Kasi wala akong mga ngap-ngap. So, nandito ako sa bahay. Gusto ko, habang nanonood ng TV, habang natatapos ako maglinis, mayroon akong gustong marukot. E tinatamad po akong bumaba na bumili ng kung mga anong mga kutkutin sa baba kasi nasa dulo ako ng building, nasa tuktok ako ng building, hindi dulo ko, so nahihirapan na po yung aking mga tuhod na akyat baba. So naisipan ko na gumawa ng ganitong cookies nang sa ganun, ma-share ko rin sa inyo, no? Kasi napakasarap kasi pagka nagluluto ka, tapos nag-success, tapos napapanood sa aking video, tapos yung aking mga gustong mga friend dyan, mga bish friend, pag napanood nila, kung ibig ninyong gayahin at ibig ninyong lutuin, pwede. At kung gusto niyo yung magtanong at mag-comment kung paano, sige, pwede naman tayong mag-chat. Magtanong lang kayo doon at sasagutin ko na lang, no? So,
Again, uulitin ko, no, ang kulit-kulit doon sa mga nag-like, nag-share, nag-comments, nag-subscribe ng aking YouTube channel, Rufus Kitchen. Thank you so much at sana pagkiligin pa ninyo ang aking channel para makapanood pa kayo ng mga iba-ibang klaseng pagluluto na aking gagawin tuwing ako ay mag-vlog sa aking YouTube channel na Rufus Kitchen. So, maraming salamat. Hindi ko na po isa-isahin yung mga nagko-comment, yung mga nag-like at nag-share. Thank you so much at pagpalain din kayo kasi nakakatulong talaga yan kahit i-comment lang ninyo, no? I-like lang ninyo at i-view. Nakakatulong yan sa aking YouTube channel. Kaya thank you very much kung sino man kayo. Marami kayo dyan. Hindi lang naman kayo isa, dalawa, tatlo, apat, more than 10 naman yung mga nag-like at nag-share at nag-comment at yung ibang nag-subscribe. Thank you so much dahil tinulungan ninyo ang aking YouTube channel at saka subscribe pa more. Salamat po. Ngayon titignan ko na kasi ang dal-dal-dal-dal ko. So anyways, wala pa naman talagang 15 minutes eh. So malayo pa. Nasa kukulang pa tayo ng kulang pa tayo ng 10 minutes kasi nasa 5 minutes pa tayo. So hahanda ko na ito pero ilaline ko siya ng tissue paper. Kukuha lang ako dito ng tissue paper yung ating towel dito na ganito. Kailangan ko lang siyang iline. Aha. Yan, para magkaroon tayo ng wala lang kasi akong powdered sugar, dapat yan idadash ko siya ng powdered sugar o kaya idadash ko siya ng cocoa powder, pero since hindi available sa akin, so okay lang yan. So, ang init. So, sana kung sino may yung mag-view ng cookies na ito, kung sino may yung nakakapanood, i-share naman ninyo. Kasi, alam ko masarap yung butter cookie. So, this is my first time na binibake ko to. Binibake ko yung butter cookies. So, I'm sure masarap ito. So, malapit na tayo. Nagdadaldal ako. So, napakaganda talaga sa ating araw na medyo success yung ating buong maghapon. Dahil sa umaga, medyo ngarag-ngarag ka. Dahil tinanghali ka ng pagising kasi bumabawi nga tayo. Dahil kapag may trabaho na naman tayo, siyempre, gigising ka ng mas maaga. Pag wala kang trabaho, babawiin mo yung gising mo pag may pasok na alas 4. Kailangan pag wala kang trabaho, ang gising mo kahit 9, 10, ganun. Kasi bumabawi ka. Kasi tulog is like sa akin. Kasi para makahatak tayo ng energy sa ating katawan, no? Kasi minsan kasi talaga mahirap minsan matulog, lalo na pag nalipasan tayo ng gutom. Tulog. Lumipas yung oras ng tulog, pero hindi ka pa pwedeng tumulog kasi may gagawin ka pa, no? So magdamag yan na medyo pikit ang mata mo, pero yung isip mo medyo hindi gaanong tulog, mababaw lang. Wala ka naman iniisip, no? Hindi mo makailangan mag-isip. Ako, pag ako'y natutulog, as much as possible, pag nakahiga ako, ayoko nang mag-isip, basta tulog, pikit ang mata, kahit hindi pa, basta pag ako'y gustong pumikit, pipikit na ako kahit hindi pa ako anto. Kasi kailangan mga 10 tulog ka na, kailangan nakatulog ka na talaga dyan. Pero minsan kasi hindi natin maiiwasan na parang mayroon tayong mapapanood sa YouTube na, kasi ako mahilig talaga ako magkalkal. Yun, hindi lang titignan ko mga besh ha kung ano na 41 minutes na o. So siguro sakto na to. Aber. Okay, so ilang na lang, kunting-kunti na lang hahatakin ko na siya. Talagang malapit na siya, no?
So, ma-ano na natin yung ating cookies. So, 41 minutes. Kailangan, ano na to, no? Okay. So, luto na siya, no? Okay. So, ito na siya, oh. Luto na siya, mga besh. So, ito, oh. Yan. So, hindi siya gaanong brown. Sakto lang siya. Huwag masyadong i-brown. Kasi pag masyadong i-brown, mapapait naman. So, ito na yung ating finish na butter cookies. So, kita nyo, flat na flat. So, thank you for watching once again in my robust kitchen. Paki-share na lang, paki-like, paki-subscribe. I thank you for watching in my robust kitchen. Bye-bye.